Hello guys, good morning. Once again, nandito na naman po tayong muli para i-share uli at ibahagi ang kaunting kaalaman at kung paano ay mayroon tayo. Sa umagang ito ay nagpapasalamat ako sa inyo at muli, God bless sa ating lahat. Good health po. Ito palang video na to ay isi-share ko sa inyo para naman magkaroon ng bukas liwanag sa ating kaisipan, baka sakaling sa ating mga kababayan matuto at magkaroon din ng idea para i-apply naman din nila sa kanilang sarili, baka sakali sila din magising sa katotohanan na ang mga ganitong bagay ay napakahalaga at importante pala na atin matutunan. Ito palang video ay isi-share ko ang topic na to. Ito ay hindi ordinaryong bato. Siya ay isang uri ng kahoy na naging bato at kung tatawagin sa termino na fortified woods. Itong fortified woods, siyempre sa atin mga kababayan na alam na dyan at marunong natungkol dito sa uri ng bagay, hindi na natin masyadong i-upgrade pa kung ang dahilan kung bakit naging bato ang isang kahoy. Kaya tinawag siya na fortified woods. Ayon sa mga dalubhasa na nakakapagbibigay ng ideya o komento tungkol sa kahoy na to, ito ay napaka tagal na panahon at nabuo sa uri ng pamamagitan ng isang kristalisasyon. Siya ay nagmula sa kahoy dahil sa tagal ng panahon na nakababad sa tubig, unti-unti po siya nagmi-mineralize at nagiging bato. Ngunit ito ay hindi napakadali. Ito ay nagbibilang ng 1,000 years bago siya ay maging bato. Alam naman natin, kagaya ng isang halimbawa, ang isang tubig, ay kung sa pamamagitan ng lamig, ay nagiging yelo. Ang kahoy na to ay nabuo sa isang crystallization at naging crystallization process or mineral ang naging bato po siya dahil sa lamig. Kaya isinishare ko sa atin mga kababayan na hindi pa nakaka-unawa ng ganito, simpleng bagay, ngunit may kahalagahan pala at may kahulugan na napakaganda. Ito ay isang uri ng kahoy na naging bato sa tagal ng panahon na nakababad sa lamig, kaya siya ay naging bato. 1,000 years ang proseso bago siya ay naging ganito. Kaya bilang dagdag na namang kaalaman, isinishare ko sa inyo ang kaalaman na to ay napakabuti. Lawakan natin ang ating kaisipan para matuto din tayo sa mga bagay na nasa ating kapaligiran. Halimbawa, ng ganito, makikita nyo sa kanyang specimen ay napakaganda. Simple. Titingnan nyo lang, akalain nyo. Di nyo ba alam kung ilang kilo to? Mahigit 3 kilo to. Napakaliit na ba to? Solid. Crystallized wood. Nakikita nyo yung niya. Wala kayong makikitang tinatawag na diki. Siya, crystallization. Mineral. Napakaganda ang kanyang kulay. Napakabigat at super tigas ito. Kahit gamitan mo to ng grinder, hindi to gaano basta-bastang tatablan. Tablan masyada dahan-dahan dahil sinubukan ko na to kaya mayroon na akong kaalaman tungkol dito. Ito makikita nyo kulay brown. Napakaganda siya, napakakinis. Yung niya, yung specimen niya is solid. Super bigat. I think this is aabot ng 8 kilo. Oo. Manipis lang siya tingnan. Ganun lang siya pero hindi kinakaya ng isa kong kamay. Kaya I think nasa 8 kilo or pataas pa.
ganun siya ka ano kabigat at ganun din siya kaganda. Kaya pag mayroon kayong ganito, ingatan nyo. Mahalaga to bilang ano na lang sa ating kasaysayan dito sa ating bansa na mayroon pala tayong ganitong uri ng ano mineral. Tapos ito naman ang I think ang tawag nila dito is fortified wood log. Yan ang tawag nila dito, kaya unti-unti na rin nabubuksan yung kaisipan ko. Dati ito yung una kong nakita sa ano sa lugar na pinuntahan ko. Ito yung napagtakhan ko, eh, sabi ko bakit kahoy? Sabi ko. Tapos nung dinampot ko siya, super bigat. At trinay ko siyang ano i-scratch ng kanyang anang bato. Ngunit hindi siya tinatablan, kaya nagtaka ako. Ang ginawa ko, sinama ko siya pag-uwi. Dinala ko. Nagkaroon ako ng ideya na sabi ko ba't ganito? At naikwento ko pa sa akin mga kaibigan, anong tingin nyo dito? Wala silang comment dahil kaparyas din sa akin na walang alam siguro. Hanggang tingin na lang, ngunit iningatan ko siya at itinago ko. Unti-unti ko siyang inalam at ni-research ko. Sa mga ibang video na papanood ko na maganda pala siya. May kasaysayan pala siya. Hindi pala basta-bastang uri ng kahoy. Kaya ito, muli, namulat ulit ang aking kaisipan tungkol dito sa bagay na to. Napakaganda siya. Tapos inalam ko yung kanyang pangalan. Ang tawag nila sa mga ganitong uri ng ano, fortified wood logs. Kaya natututo na rin ako kaunti-kaunti. Ito yung super. Makikita nyo guys. Super. Nasa ano to? Sure ako nasa 20 kilos. Bigat nito. Hindi ko kayang buhatin ng isang kamay talaga to. Nasa 20 kilos bigat nito. Super bigat. Fortified woods to. Kaya nagpasalamat ako na nakatagpo ako ng ganitong fortified woods. Solid at napakaganda. Wala kayong makikitang gabi. Kundi solid talaga siya. Maganda yung kanyang ano, posture. Wala siyang defect. Makikita niyong maayos ang kanyang kulay. Napakaganda. Super. Kaya napahanga ako sa to, sa ano na to, sa bagay na to. Kaya iningatan ko. Ngayon inaalagaan ko na siya. Ayaw kong mawala to ng basta-basta na walang halaga din para sa akin dahil pinaghirapan ko. At sinikap ko na matutunan at malaman ko kung ano papaano, kung ano to or paano ang gagawin ko rin. Kaya thank you sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kaalaman at nagkaroon din tayo ng ganitong uri ng bagay sa atin sarili. Ito pa, maliit lang siya tingnan, I think nasa 5 kilo megit. Oo, solid siya. Makikita nyo yung rays, yung ano niya, yung crater niya talagang mineralized. Mineralized siya, tapos makikita nyo, klarong-klaro, nakahoy siya. Tapos yung kulay niya unti-unting lumalabo siguro sa tagal ng panahon to, kaya nagiging ano yung darkness yung kulay niya dahil sa tagal ng nakababad sa lamig sa tubig. Kikita nyo yung ano niya ore, hindi nyo mapapagkakaila nakahoy, ang tingin nyo ay bato. Ngunit nagkakamali pala tayo, isang uri pala ito ng kahoy na naging bato. Kaya thanks God, nagkaroon tayo ng kalaman, natututo din tayo. Natutuklasan natin ang mga bagay na sa ating naka ano paligid. Ito. Nasa 5 kilos din 'to. Ang bigat niya. Nagawan ko na 'to dati ng video, ngunit inulit ko dahil gusto ko 'yung magkaroon din ng kaalaman ng ating mga nakakapanood para ma-share din naman natin ang ating kaalaman. Kasi mahirap din naman natin na nagkaroon nga tayo ng isang bagay, hindi natin na-share. Kumbaga sa ano, sinasarili lang natin. Hindi maganda. 'Yun ang itanim natin sa ating sarili na hindi maganda ng isang bagay na nakabubuti pala na ikinikim-kim lang natin sa ating sarili. Kailangan i-share din natin dahil biyaya yan galing sa Panginoon ng Diyos. Yun ang tatanda natin. Parati natin gagamitin ang salita ng Diyos para tayo unti-unti mamulat at higit sa lahat umulat. Ganda siya guys.
unti-unti natin alagaan to para ma-revive at maayos. Ito'y bilang ano ng ating bansa na mayroon tayong uri ng ganitong specimen or mineralized woods. Makikita nyo, ito nasa shore ako, nasa 9 or 13 kilos. Bigat, hindi ko kayang buhatin. Super bigat. Fortified woods din siya. Makikita nyo yung ano, makikita nyo yung hugis niya. Talagang ano na, matagal nang nakababad sa ano, sa tubig. Nagbabago yung ano niya, kulay. Solid siya. Kaya salamat sa ano, video na nagkakaroon din ng pagkakataon. I-share ko rin sa inyo at matuto din kayo. At baka balang araw kayo naman nakakapagbigay din ng kaalaman sa kapwa natin. Higit sa lahat sa atin mga kababayan. Pagpasalamat natin parati sa Panginoon Diyos na mayroon tayong kaalaman, nakuha natin sa ating kapwa, ibiyaya din natin sa iba para tayo maging, sabi pa nga, mas lalong magiging masaya. Kahit ngumiti man lang, okay na. Basta makikita natin sa ating sarili na masaya tayo. Higit sa lahat, huwag natin kalimutan ng Panginoon Diyos kasi siya nagbibigay ng mga ganitong bagay sa ating buhay. Salamat. Okay? Hanggang dito na lang, unti-unti kong tatapusin yung video na to at napapasalamat ako sa panonood nyo. Sana makapagbigay ito aral sa ating mga kababayan at bahagi nyo rin kung paano naibahagi ko sa inyo ng libre na walang anumang pasubali. At ako'y nagpapasalamat na magtulungan tayo sa kaalaman para tayo makapagbigay ng ano sa ating mga kababayan, sa ating kapwa. Salamat po. God bless. Thank you.